Hello, good day mga kapatid. At ito yung second or day 2 ng push-up challenge sa akin. Pero bago tayo dumako sa pagpo-push-up, ay nais kong ibahagi yung Word of God mula sa Isaiah 49:15. Sabi rito, "The Lord answered, 'Could a mother forget a child who nurses at her breast? Could she fail to love an infant who came from her own body? Even if a mother could forget, I will never forget you.'" Siguro po, no, lalo na sa mga panahong ito, marami sa atin nakapag-isip, nasa na kaya si Lord? Siguro nakalimot na siya. So, hindi po totoo yan, no? So, dito po sa ating nabasa, talaga pong gustong ni Lord na malaman natin kung meron man, sabi dito, inalintulad niya yung kanyang sarili sa isang ina na nagsilang ng anak, na kung meron man lumilimot or nakakalimot sa kanyang anak na isinilang, ako, hindi ko kayo malilimutan or kalilimutan, kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Madali pong husgahan si Lord kung magbe-base po tayo sa ating mga nararamdaman, nakikita, napipil o nadirinig, or lalo na sa mga news, no, sa mga pangyayari, sa mga balita. Madali pong nating questionin si Lord kung sa feelings po tayo magpo-focus or magre-relay. Ngunit dito sa ating nabasa, dapat sa salita niya tayo mag-focus sa pagbabasa ng Biblia, kasi dahil dito mas nakikilala natin kung ano yung katangian ni Lord, kung papaano siya kumilos sa ating mga buhay. Bagamat may mga nararanasan tayong ganito na pandemic, so sa lahat, sa buong mundo, di ba, hindi lang kayo, hindi lang ako, kundi pangkalahatan yung nangyaring pagsubok na dumating yung COVID-19. Sa amin nga eh, na nagsara yung catering namin, tuloy-tuloy na nun. Sabi ko nga, kahit hindi na ako bumalik ng abroad, okay na ako dito sa Pilipinas. Pero simula nung ano, wow, talagang nung una talagang nabalisa at nag-isip. Pero yung kung magpo-focus ako at magre-relay sa aking sarili, sa aking feelings or nararamdaman, kumbaga walang mangyayari. At the end of the day, ikaw rin yung talo eh. Ikaw din yung mapapahamak. Kaya instead na sa negative or sa isang side lang tayo mag-focus tayo sa ating Panginoon. Sa gayon, mas lalakas tayo, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng kakontentuhan, dahil si Lord talagang hindi siya nagpapabaya. Mahal niya tayo, ikaw, ako, mahal niya tayong lahat. So yun lamang po, lagi po tayo mag-pray at may pag-asa, at ang pag-asa natin ay si Lord dahil mahal niya tayo. Kaya yun lamang po, maraming salamat at God bless. Hello guys, dadako na tayo sa push-up portion. So yun, 25. So let's go. Bigat sa katawan. Kailangan palakasin yung spiritual, ganun din yung physical, dapat balance, no? So lagi po tayong mag-iingat at lagi lang po tayong mag-pray, manalig sa Panginoon. Keep safe everyone, and God bless. At kung di po pala kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe po, and don't forget to like and share, and press the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang video. Salamat po, and God bless!